Nilinaw naman ang Malacanang na walang naging veto spree nang i-veto ni Pangulong Marcos Jr. ang limang panukala na isinumite ng Kongreso. Samantala, pinangalanan naman ng palasyo mga bagong opisyal ng gobyerno na itinalaga ng Pangulo. Kilalanin natin sila sa ulat ni Mela Lesmora. Hindi po nagkaroon ng veto spree ang ating Pangulo. 41 bills lapsed into law. And only 5 were vetoed. So it's not a spree. Tinotono lang naman ng ating Pangulo dun sa mga sistema yung mga batas natin. Ito ang paglilinaw ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles hinggil sa mga panukalang isinusumite ng Kongreso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon, hamak na mas marami anya ang mga nag-lapse into law na kaysa sa mga na-veto. At tumutugon naman ang mga bagong batas sa pangangailangan ng iba't ibang sektor sa bansa tulad ng mga kabataan, senior citizens at mga magsasaka. Bukod naman dito, pinangalanan na rin ng Malacanang ang iba pang bagong opisyal na itinalaga sa pwesto ng presidente. Kabilang na yan sina Dr. Samuel Zacate bilang bagong pinuno ng Food and Drug Administration, Carlo De Mayuga III bilang acting chairman ng MMDA at Attorney Nesauro Firme bilang bahagi ng Judicial and Bar Council representing the Academe. Para sa Office of the Presidential Advisor on Military Affairs, itinalagang kalihim si retired Brigadier General Roman Felix, habang undersecretaries naman sina retired Major General Ariel Kakulitan at retired General Isagani Neres. Giit ng Malacanang, bawat appointees dumadaan sa masusing proseso kaya talaga namang karapat-dapat ang bawat isa. Tulad ng bagong FDA chief kahit pa may ilang kumukustyon dahil sa naging pagsilbi niya bilang doktor ng presidente. If you will look at his qualifications, he is eminently qualified. As you know, to be the FDA head, you have to at least be a doctor or a pharmacist. So he is qualified, plus he has several distinctions. Pagtitiyak ng Malacanang makakaasa ang publiko na mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad sa iba't ibang sektor ng lipunan. Mela Lesmora, para sa Bayan.